Yo, what's up mga ka-King Sewer? Welcome back po sa aking YouTube channel. So sa araw na ito, meron na naman po tayong panibagong style na gagawin. Ayan po. Pang sexy. Parang crop top siya. Ayan. May garter sa bewang at saka isang bulsa sa tagiliran. Yan po yung aking gagawin sa araw na ito. Papakita ko po sa inyo kung paano to gawin. Tsaka mayroon po siyang dalawang garter sa likod. Ayan, para kumapit po. Ayan po yung garter niya. Ayan, pang dalawang to. So, ayun. Simulan na natin. Halina't samahan yung kutuklasan natin kung paano gawin to. Let's go. So ayun mga ka-King Sewer, ito po yung unahin kong gawin yung manggas. Bali, i-double fold ko po ito. Yan. Ayan po, napulg ko na po siya, ayan. Susunod ko naman gagawin ay yung katawan naman. So ito na po mga ka-King Sewer yung pangtaas niya. Iisa lang po ang itsura ng back at saka front. Kaya hindi po ako malilito dito. Pagdilikitin ko muna po ito. Ayan po, nadikit ko na. I-aging ko naman po ito para malapatan ko na. So ayun nga, ka-King Sewer, na aging ko na po. Ayan po yung aging niya. Ayan. Ilulupi ko naman po siya ng 1/4. Ayan mga ka-King Sewer, na ano ko na po siya. Ayan. Naitiklop ko na po siya ng 1/4. Ayan. Ngayon, pagpapatungin ko naman yung harapan niya at ito. Ayan. Kasi parang pabinig po siya. Tatayin natin dito sa may ganto para magdikit sila. At ganun din yung dito sa may laylayan niya. Ayan, ipapantay lang natin yung tela para hindi siya nabubo. Ayan, kung makikita nyo, pantay na yung tela. Tapos tatayin natin ulit. Ayan po, pantay na siya. Ganun din yung kabila. Same process pa rin yung gagawin. Yung papantayin ulit. Yung ano niya parang ginumubo. Yan. Patayin na yung lalayan. Yan po yung kanyang itsura. Magkaparihas lang po ng harap at likod. Pero may pagkakaiba po to mamaya dito sa may paha niya sa may bandang bewang. Kasi yung bandang back, mayroon pong garter para kapit po siya sa katawan.
So ayun, susunod naman natin dito yung shirt naman. So ayun mga kakisawir, ito na po yung shirt. Ngayon susukatan ko po siya ng 5.5 inch. Ayan, gugupitan ko siya para palatandaan ng bulsa. Ayan. Ngayon itatahin natin yung bulsa niya. Ayan. At ito naman din po yung back niya. Susukatan din po natin ng 5.5 inch. Ayan. Ganun din, same process din po yung pagkabit. Didikit ko naman po yung trunk dito sa may back. Ayan. Tatahiin ko lang po itong paganto dito. Ayan. Ganun din po sa kabilang side. So, ang kailangan ko na lang pong gawin dito ay i-gingin. Pagkatapos, lagyan ng garter. So, ayun mga kakinsir, ito na po yung damit. Na-edging ko na po. Ngayon, lalagyan ko naman pa yung laylayan ng paha niya. Yun. Didikitin ko po itong magiging paha niya. So ayun mga ka-king sewer, napagdikit ko na po yung magiging paha niya. Ayan. Ayan po. Bali, dudublihin ko lang po ito ng ganito. Ayan. Ayan po, nakadubli na siya kasi nakano siya. Ayan. Dubli po siya. Tapos, itatapat ko lang po dito sa may pagitan ng tahi yung kuwan dito. Ito po yung pagkabitan niya. Bali, tatapat ko lang dito itong kapwa niya. Kabitan. Ayan po, balita ito po yung kakabitan natin ang buo. Ayan po, sakto-sakto lang. Sukat. Lalagyan naman po natin ito ng dalawang garter. Bali, ito po yung pinakabak niya. Yung lalagyan ng garter para po kumapit sa bewang. Bali, dalawang garter lang po ang itatahin natin dito. Ayan. Lagyan naman po natin siya ng manggas. Wala pa po itong manggas. Ayan. Bale, ito po yung pinaka-front niya. Ito yung paha niya. Si mamaya papakita ko po yung kabuuan ng damit na to. Ngayon, ang susunod ko naman dito yung shirt naman po, lalagyan ng garter.
Bali, dudublihan ko lang siya ng tayo. Bigyan ko siya ng garter. Ayan. Ayan na po, nakakabitan ko na siya ng garter, ayan. So bale mamaya, papakita ko po sa inyo yung kabuuan nito para makita nyo rin ng maayos sa manikin ko po ito ilalagay kasi hindi ito makikita ng maayos pagka hindi sa manikin dahil may mga garter siya eh. Hindi siya makikita ang forma niya. Mamaya ulit papakita ko po sa inyo. So ayun mga ka-king silver, nakabuo na po ako ng damit na pinakita ko sa inyo kanina. Ayan, terno shirt po siya. Ayan, may bulsa rin po siya sa tagiliran. Naipakita ko naman po sa inyo kung paano gawin ito. So hanggang dito na lang po muna tayo. Sa mga gusto pong makakita ng iba't ibang style ng damit at makita nyo rin po kung paano gumawa ng iba't ibang style ng damit, mag-subscribe po kayo, paklik ng notification bell para ma-update po kayo sa aking mga videong i-upload. So ayun, pa-like and share na rin. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.